Good day mga kaama, gusto kong ituro kung paano mag-troubleshoot ng fruiting bag na mayroong mga hanip, yung mga maliliit na makate na parang gumagapang pakita ko sa inyo ha. Ayan, nasa loob siya ng fruiting bag na asan nga ba yung talagang mas kita. Yan. Kita ba? Ayan oh, kung mapapansin nyo po, ayan, may mga kuan, may mga hanip sa loob na gumagapang. Nakikita nyo po mga kaamag. Ngayon, ayan oh, dami oh. Tatanggalin na, kailangan mamatay yan dahil kumakain niya ng mycelium. Kumakain niya ng mycelium niya na yun ang nagsisilbing magiging bunga dapat ng mushroom natin, ng mushroom fruiting bag. Ayan. Kumakain niya ng mycelium. At kailangan maano natin yan. At saka gusto ko rin ikwento sa inyo. Pansin ninyo po ito. Tsaka ito. Actually, itong lahat sila. Matagal na tong stock. Hinayaan ko lang. Dahil magkaiba-ibang batch sila. Kaya nga gusto ko sa inyong ituro ngayon. Magkaiba-ibang batch po ito. Pansin ninyo po ito. Ito. Puti. Ito puti rin. At ito medyo manipis. At saka tumigil ang amag dito. Tapos ito rin, parang iba na yung kulay. Kung napapansin nyo po yan, tubig yan na na-stuck. Yung moisture niya yan na na-stuck. Okay lang yan, walang problema yan, hindi yan kuntam pagka makakita kayo ng ganyan. Product po yan ng init ng mycelium na pinoproduce ng mycelium or nagiging nagproproduce ng carbon dioxide. Tapos na dahil na andyan yung moisture niya, nakakumpak lang dyan, kaya nagiging process ng ano, parang old na yung parang nagiging nakalimutan ko lang yung term. Yan yung nagiging sanhi, nagiging brown yung tubig. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi yan kuntam, okay lang yan. Ngayon, ito naman, manipis yung amag, manipis. Isang possible po dyan, kung F1 yung binhi natin, okay lang. Pero pag F3 na F4, meron kasi gumagawa, yung mga lokong nagbibenta eh. Kahit F3 na binibenta pa rin. Ganon ang gapang ng amag, manipis. Pero ang reason ng ganito, dalawang naging reason ng ganito. Hindi ko na-pasteurize ng maayos, kaya ganito yung gapang niya, manipis. Tapos kasi nga hindi ako kontento, manipis yung gapang ng amag, inirecycle ko yung iba. Tapos ito naman, hinayaan ko lang sila dahil nga gumagapang. Dahil gusto kong pag-eksperimentuhan, ganun po kasi ako. Pag meron kong gustong pag-aralan, nagre-research ako at saka actual na experiment. Ngayon yan, tumigil yan dahil pagka yung area nyo mainit, nainitan siya, tumitigil yung gapang ng amag ganyan. Isa rin sa sanhi na tumitigil ang paggapang ng amag o nalulusaw. Nalulusaw pagka ganito. Buti nga ito, ano pa. Pero pansinin nyo sa ibaba, wala nang amag dyan. Pero sa taas, maputi. Pero lahat ng mga yan, bubunga yan. Bubunga pa yan. Pansinin nyo dyan, ibig sabihin yan, pagka nag-stop ang amag dito, nahirapan na papunta dito, ibig sabihin nun, matubig yung substrate nyo or over moisture kayo na sobrahan sa tubig. Kaya napakahalaga na sakto yung tubig.
sakto yung tubig. Yan po yung isa na, ano, yan o, na, napipisil ko pa nga, nararamdaman ko malamig dahil nga matubig pa. Maliban na lang kung may mga additional supplement kayo na ilagay na kahit na over moisture, nakakayang mabuhay ng mycelium sa over moisture na tubig. Kaya lang sa susunod ko ituturo pa yung mga ganyan. Yun nga lang po yung gusto kong ituro muna sa inyo. Yung ito, kaya yan yan. Bakit tumigil yan? Dahil sa napabayaan ko na yung area. Kumbaga, inilagay ko na lang sila basta-basta. Dala na yan ng init. Dala na yan ng init. At saka yung iba, over moisture. Tapos, ang ituturo ko sa inyo ngayon is paano mag-troubleshoot na tanggalin yung mga hanip. Patayin natin yan. Tapos, ito, tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-recycle ng ganitong may green molds. Hindi basta-bastang i-recycle yan na ihahalo mo kaagad or i-mix nyo kaagad sa sodas na bago. Mayroong protocol po dyan. Abangan nyo yung susunod ko na vlog. Ipapakita ko paano mag-recycle ng ganito. Sige mga kamag, ipakita ko muna sa inyo kung paano ang kung ano yung formula na gagamitin natin. Maglalagay tayo ng powder. Kahit hindi ubusin yung isang sachet, kahit kalahati lang. Total, depende sa dami ng kalahati lang to, depende kasi sa dami ng fruiting bugs na itro-troubleshoot nyo. Yan, pagka natunaw, huling nga ganito, tatanggalin natin yan, yan. Kakat natin yan dyan. Tapos, ilulublob natin. Lublob natin. Ganyan. Lublob natin yan. Tapos, ganyan. Tapos, papatuloyin natin yan, eh. Ilalagay natin upside down. Tutuwarin natin para tumulo. Yan ang gagawin natin sa para malaman nyo yung pag-troubleshoot. Yan. May mga hanip yan dyan. Kumakain yan ng mycelium. Kaya hindi mamumunga yung mushroom nyo. Mamunga man. Kunti lang at saka nadideform. Yan. Yan. Ano? Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala kung chlorine yan at saka powder. Kasi ang mushroom, hindi yan kumakain ng chemical. Kahit na may chemical tayong inilagay, hindi yan ma-absorb ni mushroom. Hindi siya kumakain, kinakain lang niya yung natural na pagkain niya which is nanggagaling sa sawdust at saka kung ano man na ano. Na pag-research ko kasi, na research ko kasi na ganun pala yung katangian ng amag. Hindi siya kumakain ng chemical. Kaya huwag po kayong mag-alala kung ilagay natin ay chlorine o bleach o ano pa man dyan. Hindi yan kakainin ni amag. Ang kakainin lang niya ay yung nutrients na naandyan sa sawdust. Kaya yan. Pagkatapos ganyan at itutuwarin natin para tumulo. Tutuwarin natin mga 5 to 10 minutes. As long na nakatulo na siya, is iahang na natin sa kasabay ng ano
Yahang na natin para sa ating growing house. O kaya kung konti pa lang, kahit na sa ano lang sa gilid lang ng kahit sa lababo lang, pagkaganyan, kung nagtratry pa lang kayo. Pero kung may growing house kayo, sabit nyo sa growing house pagkaganyan. Ayan nga po mga kaamag, at sana po ay natuto kayo sa vlog natin na to. At pagkatapos po nun na mapatulo, siya nga pala, pagkatapos nun na mapatulo, pwede nyo nang isabit sa inyong growing house or sa inyong fruiting area. At kung meron kayong mga namumunga na, pwede nyo itabi lang, i-separate lang sila, dahil wag nyong didiligan yon. Wag nyong didiligan up to 4 days. Sa ika 5 days kayo magdidilig. Importante lang na yung moisture, importante lang yung temperature sa paligid, malamig. Yun nga yung fruiting temperature na 24 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius. Yun po yung ano, yung ideal na temperature sa pagpapabunga. Yun po, inuulit ko po, huwag niyong didiligan. Diligan niyo po pagka 5 days na. Sa ika 5 days na. Yun po yung ano, yun po yung mga technique pagka ganyan. Konti lang yung ipinakita ko, dahil yun nga, konti lang naman yung ito troubleshoot ko. Kung maaari, kung once a month, every month kayo, kahit na walang ganun, kahit konti pa lang yung affected na fruiting bugs nyo or yung may insekto, much better na sabayin nyo. Alimbawa, sa mayroon kayong 500 na fruiting bugs, yung nakikita nyo lang na affected ay nasa 100 plus, mas maganda po lahatin nyo na, dahil yung iba hindi natin nakikita, affected na pala. Lahatin nyo na sa isang buwan, kung maaari mag ano kayo ng sa isang buwan, isang beses mag troubleshoot kayo or mag preventive maintenance, kumbaga. Yun po yung gagawin nyo. Pwede po ano, pwedeng yung wash out na shampoo ng manok. Pwede po yun. Kaya yung chlorine lang at saka powder. Kaya chlorine lang at saka powder, pwede po yun. Yung ginamit ko po kanina is ano yun, Zone Rocks at saka powder. Depende po sa dami ng fruiting bugs. Depende po sa dami din ng ano, ng Zone Rocks at saka ano, saka bleach at saka powder. Kung marami-rami kayong fruiting bugs na ano, mga siguro mga 2 balde, doon nyo po ano, 100 ml na Zone Rocks at saka isang buo na ano, isang sachet na powder na sabon. Shoutout nga pala kay Sir Jerry Galacci Agbisit, isa po nating kaamag. Shoutout rin kay Sir Steven Takan ng Tigbawan, Iloilo. Shoutout din kay Sir Antonio Season, isa po nating kaamag na taga Subaybay. Yun po, at abangan nyo po yung susunod natin na vlog, baka yung ano, yung pinakita ko sa inyo kanina na yung pag troubleshoot sa or yung pag recycle sa my green molds. Ipapakita natin yan kung paano yung technique. Abangan nyo po mga kaamag sa susunod. At yung mga hindi pa nagsusubscribe, kayo na po bahala. Kung gusto nyong matuto, subscribe po kayo. Muli po, salamat po sa pagsubaybay at salamat po sa pagsubscribe. Hanggang dyan lamang po muna, at abangan nyo po yung susunod natin ng mga vlog. Goodbye for now at salamat sa Diyos.